Hello, welcome to my channel. This is your ICT Tech Guru. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa ating mga videos. So, marami pa tayong mga videos po na pwede nating panoorin dito at makakatulong po sa atin sa ating pagtuturo. Sana po panoorin nyo rin po yung mga videos na ipinipare natin dyan. So ngayon, tuturo ko sa inyo yung website kung saan natin kung saan tayo makakapag-download ng mga instructional materials or anything na magagamit natin for our teaching. Now, itong website na to is actually best for those teachers na nagtuturo ng kindergarten or ng preschool and then grade school. So, itong mga materials na meron dito sa website na to is magagamit natin sa ating pagtuturo sa mga ganong klaseng mga bata. So, una magbubukas muna tayo ng new tab or ng browser. Now, dito sa address bar, itatype natin www.theteacherscraft.com. So, dito sa Teacher's Craft website, so makikita nyo yung mga iba't ibang materials na pwede natin gamitin. Again, yung mga content and materials dito are appropriate for grade school, preschool, and kindergarten teacher. So dito makikita nyo, ayan, may mga alphabet, may mga math, instructional materials, videos, ayan, may mga sama English. So pwede rin natin i-print yung mga yung mga materials dito. So, yan. Scrolling down, so makikita nyo dito yung mga recent posts. So, ayan. So, mapapansin nyo yung mga materials na available here are for grade schoolers and then kindergarten. So, dito naman sa right, mapapansin nyo, may mga labels kayo dito na makikita. So, if you're looking for classroom structuring, for the classroom design, etc., yan, depth updates, instructional materials, videos for mathematics, ayan. So, marami pa. Explore nyo na lang po. Hindi ko naman siya may bibigay lahat in this tutorial. So, let's say for example, dun tayo sa may classroom structuring. So, click natin yan. So, under this category, so ayan, makikita nyo dito. Ito yung mga pwede nyong i-print for your classroom. So, ayan. So, ang dami pa. So, kung click lang natin tong number 2. Ayan. Purple labels for your classroom. So, hindi mo na kailangan siyang gumawa ng mga labels for your classroom. Ito, meron na siya ditong available. Now, let's say for example, may nakita kasi ako dito sa number 1. Ito yung mga alphabet, Filipino alphabet. So, ang gagawin mo lang is, kiklik mo lang tong read more. So, ayan. So, ito yung example nung pwede mong i-print na material tapos itidikit mo na lang siya sa mga classrooms nyo. So, ayan. So, ayan siya. Now, kung gusto mo siyang i-download, ang gagawin mo lang is click mo lang free download here. So, ayan. So, click mo lang tong download. And then, magda-download na siya dito. Okay. So, ayan siya. Bubuksan natin ha para mas makita nyo rin yung laman, yung content. And then, explore pa natin yung iba. So, alphabet. Oh. Close lang natin yan. So, ayan. So, ito. Naka-picture file siya. So, pwede siyang ipaprint sa photo paper. Pwede rin naman sa band paper. It's up to you. So, ayan. Per letter yan. Per alphabet yan. So, view lang natin yung isa. So, tingnan natin. Medyo matagal yan. So, yan. So, yan yung letter A. So, ganyan siya. So, picture yan. Pwede mo siyang i-print. Ayan. So, try naman natin yung ibang letter. So, yan. Uwak. Okay. So, those are the alphabets sa pwede mo siyang i-print. So, try naman tayo ng iba. Doon tayo sa may instructional materials. So, click naman natin to. Wala siyang label. So, balik tayo doon, click nyo lang tong, and then click natin tong instructional materials. Ayan, so ito yung mga materials na pwede mong gamitin. Ayan, so madami. So let's try this. Okay, yung word family slides. So ayan. So pwede mong basahin yung mga instructions yan, etc. So ayan, 35 worksheets yan.
So, makikita nyo naman. So, kung gusto nyo i-download, i-download nyo lang din naman siya. Sobrang dali lang mag-download. Now, balik tayo dun kasi walang link dun sa may gilid. And then, papakita ko sa inyo yung learning videos. So, dito may mga learning videos from AG family letter sound. So, kung nagbawas trabaho na rin yan. So, all you have to do is to play those videos. And then, matututo na sila. Ito, mayroon na mga addition game video. So, click natin. So, yan. Download lang natin yung video. So, since video to, medyo matagal siya, ha? So, anyway, pwede naman natin siyang i-play pala siya dito. So, play natin para makita nyo. So, ayan. So, ayan yung... So, ayan siya. So, hindi ko na siya ipi-play ha. Baka ma-copyright pa tayo. But then, you can download that by clicking this icon dito sa may top right corner. So, makikita nyo dyan. Just i-download nyo lang siya. So, let's try the other video. Ito namang AG, family letter sound. So, try naman natin. Gusto ko lang kasi sa inyo ipakita para magka-idea kayo. Ayan. So, open natin. Skip. Let's read. Ready? Family. So, ayan. So, something like that. So, hindi ko na siya i-open, i-play lahat. Kayo na yung bahala mag-explore niyan later. So, balik tayo dun ulit sa Teacher's Craft. Pakita ko naman sa inyo yung mga reading materials na pwede nyo magamit for your students. So, for example, ito. Ito, practice reading for primary. So, ayan. So, basahin nyo lang siya yung mga information dito. So, nakalagay dito, download for free these files for about 20 PDF of reading materials for small kids for your future use in your classroom. Ha? So, ayan. So, download lang natin. Tingnan natin kung mapipreview natin dito. Anyway, ayan. Napipreview naman siya. So, ayan. So, pwedeng ito yung mga gamitin natin for the reading activities natin. So, mas mag-enjoy yung mga kids kasi nga may mga pictures available. Tapos, malalaki na rin yung mga letter. All we have to do is to print this. Ayan. So, pakita ko lang sa inyo yung content. So, try natin tong mind silhouettes. So, ayan. So, there. So, may mga strategies, classroom strategies na pwede nyong gamitin para ma-improve pa yung teaching nyo and then yung other things na dapat improve for the students to learn. So, ayan. So, marami pa. At kung nagustuhan nyo tong video natin, huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell at see you on our next tutorial.